Okay, kaibigan, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Kaibigan, sa kaman naroon ay inangayahan kita ang panuorin at tapusin ang video ito. No? Sa mga kaibigan, ang aking mag-share sa inyo ay ang pinakamahalaga, ang masasabi kong pinakanabis na aking grinder attachment. No? Kung sinasabi siyang pinakamahalaga, kaibigan, sapagkat ang grinder attachment na ito ang lagi kong ginagamit pagdating sa pag-DIY ng bakal. Dahil hindi na natin kailangan, kaibigan, ng malaking paputol ng bakal. Gamit lang yung grinder, kaibigan. Okay, kung ready ka na, panoorin ang ating pag-share ng ating pinakatapis na DIY attachment grinder, no? So ito na yun, no? DIY. Gamit itong ating grinder, no? Makakaputol na tayo ng ating mga bakal. Makagawa na tayo mga ating DIY gaya ng kulungan ng aso at yung ating gate at mga bintana. Gaya niyan, no? Yung ating paggawa ng ano, kahit yung pagputol natin ng ating mga bakal sa paggawa ng bahay. Mga steel bar. Ito lang yung ating ginagamit na grinder attachment. Kaibigan, no? Hindi na natin kailangan yung malaking ano, malaking pamputol ng bakal. So ito lang, yan. Meron siyang mga adjustan. So ipapakita ko sa inyo yung mga pagkabit ng ating grinder kung paano, no? So ganito lang. Ang ating grinder, kaibigan, may dalawang butas yan. Kahit anong klaseng grinder yan, may dalawang butas yan. Swak yan dito sa ating grinder attachment, no? So ganito lang yan. May butas itong ating grinder attachment. At the same time, may adjustan yan. Kaya sinasabi ko, kahit anong klaseng grinder yan, kasya dito, no? Ito yung adjustan niya. So, yung dalawang butas, dapat mag-swak dito, may pasok dito. So, ang gagawin natin kasi medyo i-atras natin kasi hindi malaki itong grinder natin. So, dito natin siya. Magkasya, tapos i-tornillo na natin. Dito, dito. Ayan, no? Butas niya. I-tornillo natin siya dito. Yan. Ayan, i-tornillo na, no? Tapos dito sa lalim. Siyempre magkabit niyan para pag pumili kayo may idea na kayo. So yan, ganun na siya. So ang gamit nitong likod ito, actually kaibigan, no, dati wala nito siya, wala nito, plastic lang siya dito yung hawakan. Ang ginawa ko para mas matibay kasi nasira agad yung plastic, binildi niyan siya ng mga steel bar na pinutol yan, no? Maganda na, no? Yan, ipita natin para yan, no, hindi siya kasya, diba? So saglit lang, no, meron lang akong pabor na hingin sana, no? Sana huwag mo namang kalimutan i-subscribe ng ating channel kung bago pa lang, no? At pindutin mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga mahalagang video na tayo, no? So sana huwag mo namang kalimutan. Okay, so ulit tayo. Ayan. So kaibigan, no, tumatama. So walang problema dun dahil itong grinder attachment natin ay meron dito adjustment, no, para mapunta dito. So i-adjust lang natin siya, usugan natin dito para magitna siya dito, para gumit na siya dito sa yung talim niya. I-adjust natin ito dito. May adjustan siya. Ito. Yan. Luluwagan lang natin itong ano dito. Luluwagan lang natin itong ano. Yan. Ito. Meron dito tornilyo. No? Dalawa. Ito sa bila. Yung isa. Ito sa lalim. So, kung luluwagan na natin yan, i-adjust na natin siya. No? Ayan. Tutulak lang natin doon. Yan. Tutulak lang. No? Yan. So, tingnan natin. Yan. Diba? Lumigit na siya. Umasok na. Hindi na siya tumatama. Saka natin higpitan itong mga tornilyo na to. At saka pag-fix na siya dyan, kita nyo na na-fix na siya, sakto na yung ano niya, talim. Higpitan na natin ito, adjustment niya, papunta doon, yung adjustment niya na papunta doon, higpitan na natin ito. Higpitan na natin ito, yun na ito, higpitan na natin. Lahat na yan, higpitan na pa. Alam nyo, sakto na siya dito yung talim. Mabilis. I-speed ko naman yan. Para tapos safety yung render natin. Okay, hindi na siya tumatama. Tumikot siya, hindi na tatama. Tapos, ito, ipita na rin natin kunti. Ipita na rin sa lalim. Hindi na siya gagalaw. Tingnan nyo dito, alignment. Yan. So, kung naipita nyo na yan, kaibigan, no? Ready na siya for cutting, no? Hindi nyo na kailangan ng circular saw, yung malaking pamputo ng bakal. Grinder lang. Ito na yan, kaibigan. So, testing natin, no? Ito pala, no? Ang gamit nito, yan. Para mag-ipit ng bakal, puputulin natin. Bawa ito. Ipit natin. So, ipit natin siya. Ipit natin siya dyan. Ah, di ba? So yan, naipit na. Pwede na kayo dyan magputol. Ito, dito. Tapos, ito naman, ito kung bakit ganyan ang design yan. Pwede siya atras, pwede abante. Ipitan nyo lang yan ng Allen ring. Ito, pwede nyo siya pa 45 degrees. Ganyan, no? Pwede siya 45 degrees. Yung puputulin nyo. Ang bawa ito, puputulin nyo. Pwede nyo lang yan, design. Di ba? Yung angle bar man yan. Ako. Pwede nyo yung paganyan. Ganyan, sa kanya dito higpitan para umipit yung bakal na puputulin nyo. Yan.
Kita nyo lang sa ilalim to, pagka-fix na. Ito ano niya. So, subukan na natin, no? Nakita nyo yung ano niya. So, cut out. Subukan natin na, saksak natin. Bakit talsikan nyo muna, ha? So, ayan, ha? Iwan ko na. Iwan ko na itong ano. Kailangan lang. Uy, natulog. Uy, naan pala. Dito kanina na naan pala. So, subukan natin, no? Subukan natin. O, iwan ko na. Hindi ko kapisada. So, ganun lang kasimple. Kaibigan, ganun lang kasimple ang grinder na ating attachment. Napakahalaga nito. Dating sa mga pangputol ng bakal at anumang gawa, igamit ang bakal. Kahit sa bahay, pinagamit ko. So hanggang dito lang ang video natin. Sana magustuhan nyo at sana huwag nyo makalimutan ang subscribe ng ating channel para makapagawa pa tayo ng mas marami pang video. So salamat!